Hello Philippines and hello world mga kadadaw. Nandito tayo ngayon sa Oquindo, Baliti, Aklan, Kadadaw. Kung saan ay nasurpresa na natin si Tatay Loklok. Ayan, Kadadaw. Kung saan ay binigyan natin ng form na pinangarap nila. Pero interviewin natin ulit sila dahil nga sa nagka-problema kanina ang aming cellphone. So interviewin natin ulit sila, Kadadaw. Ayan, kasama ko sa vlog team sa Alvin. Si Mary Jane Zerizo. At saka si, sino siya? Yung, salamat sa inyo, Kadadaw. Kasama, sinamahan nila. 4 hours tayo bago makarating. Ayan. Kanina, ayan. Tatay Loklok. Ilang taong ka na, Tay? 43. Tingin nyo, Kadadaw, sa edad na 43. Parang matanda ka na, Tay, no? Pero wag kang magkanausama ng loob mo. Pero dahil sa hamon ng buhay, ilan na yung anak mo? At saka buntis si Mrs. So, ayan. At ayun mga Kadadaw, naibigay natin yung form na pinangarap nyo noon. Di ba Tatay, hindi ka talaga nakahiga sa form. Oh. Ayan. At Oji, Nanay Oji, nakahiga ka ng form, hindi pa? Hindi pa. So, masaya ka ba na nabigyan tayo ng form? Yes. Oh, siya ala. So, Oji, yes. At ilan yung anak mo? Pang-5 na kara. So, ibig sabihin, Tatay, pang-5 na? Diyos ko, sunod siya parang hagdan. Ngayon, Tatay Loklok, ano yung hanap buhay mo? Gakige? Gakige. Kagiki. Or fiber waving ka daw. Yun, sa gakige na yan. Diba, hindi naman sa'yo yan, balik kalahati. Naibinta kalahati sa'yo. Tapos, maliban dyan, pag maibinta, may utang ka na siguro. Abo utang ko. So wala ka na matitira sa'yo. So ibig sabihin, yung kalahati sa may-ari, kalahati sa'yo. Tapos pag naibinta mo na, wala nang matitira sa'yo kasi may cash advance ka na. Buhin man sa utang. So paano tatayo? Nakakain ka ng 2 beses? 2 lang? 2 beses na isang adlaw, good lang? Ay, bigas yun. Oh. Ano yung ginagawa nyo? Kamuting ka, yung mga gabi, ganun lang? Oh. Saging? Balinghoy. Balinghoy, oo. Yung kamuting kahoy, yung in Tagalog ka daw, sa hindi nakaintindi ng balinghoy. So, paano yan? Paano pag nanganak si misis mo? Na, may pera na ba kayong naipon? Uwa. Wala pa. So, ilang buwan na yan? 5 na. 5 buwan na, so hindi pa napaprenatal, hindi pa napa-check up yan. Pa. So ganun lang talaga kayo dito, hinahayaan nyo na umabot yung oras ng mga anak. So paano yung pag nanganak dito lang yan, sa kamadro na lang? Oro. So wala sa hospital na dahil sa sobrang layo nga, diba? Layo. 4 na oras, mga anak na sa daan. Tapos napakatuktok pa naman ng bundok, yun, diba? So Tatay, anong masasabi mo sa nagbigay o ano mahambaw mo sa nagtao kara? Salamat. Ha? Salamat gid. Salamat ka nga niila ka. Nila ako hayang daghan. Pagaon mo kaina hay. Pagaon mo kaina. Akala mo kanina binibinta lang namin. Pero so gina-expectar mo nga makaroon hay makabatog at form nga ra wa gid. Wa gid pasali karong maabot kay naman. Tapos bigla lang kaming dumating. Oh. Yan. Oji, Nanay Oji, ngayon pangarap mo, 'di ba? Pangarap mo magkaroon it form. So naibigay na namin. Anong masasabi mo? Masaya ka? Masaya ako. Dahil? Dahil binigyan ako. Binigyan niyo ng ganyan. Oo. Salamat ganang tao ka mo. Oo, yun. So Nanay Oji, di ka ba nahirapan sa sitwasyon mo? Kasi roon mong unga, ay pang-5 na yun sa binubuntis mo. Hindi ka ba, nahirapan ka ba? Nahirapan ako. Kaso nga lang, wala ka nang magawa. So, wala ka nang hanap buhay dito ka lang sa bahay, di ba? Dito lang ako sa bahay. Eh, paano yung pag nag-aaral yung mga anak nyo? Kasi malayo pa, 4 na oras bago makarating doon sa Hulita. Anong oras na umaalis dito, Tatay Loklok? Last 4. Last 4 na madaling araw, alis na dito? Dahon pa. Sus ko naman, ibig sabihin, hindi pa kami gising doon sa Hulita. Tapos alis na sila S4. S4, kita rin nahalim. Kasi pag nakikita ako na doon sa Hulita, mag-alas 7 na. Hey, paano Tatay, kung minsan malakas yung ulan, umaalis pa talaga sila dito? Hindi, man doon ko, mas ko gudu. Pero minsan, di ba yung sakto lang ulan, umaalis pa rin sila, di ba, dito? Oh. So, ganun yung ang hirap ng pamumuhay niyo dito sa
pinaka Okindo Balite na diba to? Okindo Balite na diba to? So, so dito, pero mas malapit mag-aral sila doon sa Ulita. Oo, malapit. Oo, yun. So, pali sa isang araw tayo, isang bisis lang yung kumakain ng biga. So, dahil nga sa income mo siguro, no? Oo. Magkano nang kinikita mo isang araw? Mayroon ako kita ko kung amata ni Uwa man. Uwa git ah? Uwa. So, bukat binugan doon, kita gid lang, Domingo. Ah, weekly? Oo. Tapos, hindi mo, lalo ngayon, tag-ulan dito, laging umuulan sa ating lugar. So, ibig sabihin, hindi ka rin makabinta ng abaka. Kasi pag maulan, kasi kailangan talaga niyang araw yan. So, pwede ko bang maakyat bahay niyo, Tay? Oo. Pwede ba ako mag-video sa loob? Pwede mo ako paakyatin? Pwede man. O, sige. Yan mga kadadaw, pinapaakyat tayo ni Tatay Loklok. At ayun, Tatay, ha? Ayun yung bigas na bigay ko, oh. Ayan, ayan na ah. Ayan. Wait lang. Sige, oo. Oh. Ayun mga kadado, dinala natin siya ng bigas at saka may kwandantay ha, may tinapay at saka noodles. Ayun. Ayan, ito yung kadado, yung bahay nila. So, inakyat natin. Ayun. Ito yung sitwasyon nila. Yun. Pwede ako pumunta doon sa may kusina. Nak, padaanak ha. Ayan. Ito yung sitwasyon nila, kadadaw. Ito yung simple nilang kubo lang to. O yan o, tumutulo na. Ayan o. Marupok na ang kanilang bahay. Hello baby. Ayan si baby o kadadaw. Nagsasaing siya. Nak. Hello. Ikaw nagatog on. Ikaw nags. Yan. Yan. Isip, ilang taon na siya? Ilang taon na? Pilang dagon yun da? 9 years old. Ayan na si ate. Marunong na siya. Ayong sitwasyon na po. So, dito kayo nakahiga. Dito kayo nakahiga. So, ayan na. May higaan na kayo mamayang gabi. Aji, may higaan ka na mamayang gabi. O, malambot yan. Ayan. So, hindi ka na mahirapan. Lalo buntis ka. So, dyan na kayo mamaya hihiga, ha? Lagyan nyo na lang ng ano tawag yung cover, or yung blanket, ano tawag sa blanket sa Bisaya? Sa taga, habaw, kulambo. Ay, hindi. Habaw, habaw, yan. O, basta blanket, di ko alam yung ano yung. Kumot, ayan sa Tagalog ka dadaw. Yun, yung sitwasyon ni Tatay Uji, ni Nanay Uji at ni Tatay Loklok, ito po. Ito po yung abaka, so hindi nila maibinta-binta ngayon yan kasi basa pa, kailangan tuyo talaga. So, 4 na oras tayo, di isipa. Ito yung mga, ito, saan yung nag-aaral yung babae na yon? Ito nag-aaral pa to, hindi pa? Hindi to ituloy dahil sa walang kasama. Kasi nga malayo, no, walang maghahatid kasi wala pang tamang pag-iisip. Yun ang hirap talaga dito sa bundok. Pero gustong-gusto niya sana tayo mag-aral. Kaso nga lang may layo, no, 4 na oras. Tapos may iwan, malayo kasi daycare saka elementary eh. Oo. So, ngayon tatay, Nay Uji, so, anong masasabi mo sa nagbigay doon sa form? Ano mahamba mo sa nagtaot form? Ha? Salamat, gid. So, hindi na manami yun yung paggubog-gubog, ha? Yung paghiga mo. Ayan. So sana mga kadadaw, si Nanay Uji, isang buntis po. Sana po, wala pa sila daw na, may mga damit yan yung mga bata, wala pa. Pero mga pinaglumaan na siguro, no? Oo, mga dati pa. So sana kay sa dalawang mag-asawa na to kadadaw, so sana kung may mga gusto niyo pong tulungan, ayan po sitwasyon po nila, yung mga bata nila, yan, dito po siyan sila pinakatuktok ng bundok dito sa Okindo Balite. Kumbaga tatay, kayo yung masasabi nating parang pinakamahirap dito, no? Oo. So, si tatay nga hindi nakapagpagupit, oh.
Yan. Wagid ba buhin yun da? Oo, oo, oo. Sa sobrang tapos yung tatay yung damit. Oh, sana kahit mga damit ka dada o sino magpipwedeng makipag-donate sa kanila. So mabibigyan po sana sila. Yan, dahil kailangan po nila sustento. Yon, isipin niyo kadadaw na nakakain tayo ng 3 beses samantala sila isang beses lang. Isipin mo gulay lang kadadaw yung kanila, oh. Yan. Gulay lang ang kanilang makakain ngayon. Yan. Ay, tingnan mo kumakain siya. Ano yan, nak? Okra? Ha? Huwag mong kainin, nak. Hilaw pa yan. Yung may tinapay akong dala, nak. Nak, may tinapay. Kukunin mo dito, bilis. Ayun, kunin mo dito yung tinapay. Ayun, oh. Bilis. Gutom ka na? Gutom ka na? Ha? Gutom ka na? Okay. Ayan. Ay, mga kadadaw, ding pangabay nga ding pagkibigay yung tinapay. Nagutom na daw siya, oh. Ayan, kawawa naman si Bibi. Gutom ka na? Ayan. Ay, may tinapay si kadadaw dala. Kainin mo yun. Kainin mo na. Alam nyo, nakikita nyo kadadaw, yung okra sana kakainin niya. Ayan. Huwag mong kainin yung okra na yun, ha? Hilaw yun. Bibigay na kay ate. Ate, oh. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, sige, kainin mo na, nak. Kainin mo na. Ayan, nakita nyo kadadaw kasi nagutom na siya. Kinuha niya yung okra, kakainin po sana niya. Ayun lang. Ganun lang kasimple kadadaw ang kanilang buhay, ano. Ayun. Ganito lang kasimple, pero masaya din sila. Kahit po, salat man sila sa pagkain, pero yung pagsasama nila bilang pamilya ay masaya din. Ayun po. So, yun mga kadadaw, ha. Sana po sa video ito, sana po ay may makatulong para sa kanila kahit kunti lang po. Or kasabihan nga ni kadadaw, pag kunti, nagiging malaki pag naipon kadadaw. So, sana po may makapag-tulong po sa kanya. Please subscribe my YouTube channel, Tita Jana TV. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking videos kadadaw. So, kahit 4 na oras bago kumarating ang Okindo Baliti Aklan, ay hindi po ako nahirapan dahil nga po kadadaw, masarap po pag tumulong ka sa kapwa. At pinangarap nilang po ay naibigay nyo natin at may mahigaan mamayang gabi. Aside from that, nagdala po tayo ng bigas, kunting bigas at kunting may sardinas, may noodles at tinapay para din sa kanila po kadadaw. Ito po si kadadaw Tita Jana nagsasabing ang kunti pag naipon nagiging malaki. God bless us all. Bye!